Good day, Kamaster! In this video, magbibigay ako ng tips at ideas patungkol sa battery. So, meron po tayo itong baterya na Motolite Gold. Ang size o sukat ng isang baterya na ito ay 2SM lamang po, 50 amperes lamang po. Ito ay maintenance free na baterya. So, ibig sabihin, kapag sinasabing maintenance free, less hassle na po. Hindi na natin kailangan na magtutubig or magbabanto kapag once na ito ay naigahan o natutuyuan na ng tubig dahil ang kategorya ng isang maintenance free ay disposable. So, ito po ay baterya ng ating customer na si Sir. Ito ay ipapacharge lamang niya. So, bago natin i-charge ito, check upin muna natin yung tubig nito sa loob at saka ititestir muna natin yung voltahe niya kung ilan na lang natitira. Kasi daw, hindi na kaya makapagpa-start sa kanyang sasakyan. Ititestir natin. Ito ay sa positive. Ito ay sa negative. As you can see, Kamaster, kung makikita at mapapansin natin, 11.9 volts. So, 11.9 volts na ang voltahe sa baterya na ito. Next, nagagawin natin, tutuklapin or babakbakin natin itong sticker sa ibabaw para ma-check natin yung tubig kung ano nang status. Alisin lamang natin itong sticker. Yan. Then, buksan natin yan sa pamamagitan ng pera na ito, 25 centavos. Pakaliwa po ang bukas. Ayan. Yan, pakaliwa. So, bukas na yan at susukatin na natin ang hydrometer. Ito po ang itsura ng hydrometer na kung saan ito ay panukat sa tubig ng baterya. Dito tayo mag-una sa positive, pinakaunang butas. Unang butas, ang sukat ng tubig ay 1150, which is tumapat sa kulay red. So, ibig sabihin, wala ng specific gravity ang tubig sa baterya. Recharge po siya. Ibig sabihin, kapag sinasabing recharge, lubat ang isang baterya, kailangan nyo na pong i-charge. Okay? Pangalawang butas tayo. Ganon pa rin po, walang pinagkaiba. Ang sukat ng tubig ay tumapat sa kulay red, which is 1150 po ang number dyan. So, wala pa rin specific gravity ang tubig ng isang baterya. Pangatlong butas. Ganon pa rin po, 1150 pa rin ang sukat ng tubig, which is tumapat po yan sa kulay red. So, wala pa rin specific gravity ang nasabing tubig ng baterya. So, recharge, lubat siya. Pang-apat na butas, ganon pa rin, tumapat pa rin sa kulay red ang sukat ng tubig, which is 1150 po ang number dyan. So, wala pa rin specific gravity ang tubig ng isang baterya. Pang-limang butas tayo, so, ganun pa rin po ang sukat ng tubig, tumapat pa rin sa kulay red, which is 1150 po yan. So, wala pa rin specific gravity ang nasabing tubig ng baterya, recharge pa rin siya, lubat. Pang-anim na butas na tayo, last but not the least. Wala pa rin pinagkaiba, 1150 pa rin ang sukat ng tubig, which is tumapat sa kulay red. So, overall, ang status sa baterya na ito ay lubat lamang siya. Kasi lahat ng tubig ay tumapat dito sa kulay red. Pero kung nasa kulay puti po yung tumapat ang tubig, ay sira na po itong baterya na ito. Okay? So, ganyan po ang dapat i-charge nyo na ang inyong baterya kapag ka mag-reading na siya ng 11.9 or 11.7. Huwag nyo na po pabuti ng 10 volts, 9 volts, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0 voltahe. Kasi po, ang isang baterya ay mahihirapan na makarecover. So, ito po ay tips ko lang po sa inyo para magtagal po sa inyo ang inyong mga baterya. So, ito, pag i-charge ito, 8 to 12 hours po ito bago mapuno, lalo na ito ay gold. Makapal ang mga plaka nito, makapal ang plates. So, matagal-tagal po ito i-charge. 8 to 12 hours po siya i-charge, okay?
So yun lang, sana nakatulong sa inyo ang video na to and maraming salamat po sa inyong panonood at huwag ninyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Be My Motorite. Bye!